O ganyan lang po ang ulam natin ngayon ha, at hindi pa sweldo. Konting mantika. Unahin ko muna yung sibuyas ha. Tapos bawang po. Lalagay ko na po itong kamatis, dalawang kamatis. Ang hinug-hinug na gamitin nyo at nang kumatas. Pagkatapos po, ito'y isang tasa ng alamang. Yung alamang na nabibili ko din talagang nuknukan po ng alat. So ang ginagawa ko, hinuhugasan ko ng malamig na tubig. Minsan nilalagyan ko ng suka. Kaya ito'y wala na po itong kaalat-alat. Malasa pero walang alat. Konting pamintang durog. Kaya po tatapikin natin ng kalahating kutsara, kahit mga isang kutsara ng ating regular na bagoong. Kasi nga yung alamang ay wala ng lasa. Maaamoy nyo yung kabanguhan kung yun kung gusto nyo kumain ng bagoong. Katulad nito, alamang at bagoong, ginigisa ko na. Lalagyan ko po ng isang tasang tubig ng magkasabaw-sabaw. O siya, pakuluan po natin yan. Takpan. Mga isang minuto lang, kumukulo na po. Ilalagay ko ito yung katitik na kalabasa, oh. Meron po akong kaprasong kalabasa, isama na natin. Sayang, eh. O, pagkatapos po, medyo malambot-lambot na ng konti yung ating kalabasa. So, ilalagay ko na po itong ating okra, tsaka yung ating talong. Mura-mura na yung kilo ng okra ngayon, tsaka po yung talong, di ba? Isang malaking talong po ito. Di ba? Hindi pa po tapos yan, ha? At meron pa tayong ilalahok na mga gulay-gulay dyan, miya-miya ng konti. Takpan po natin. Sandali nga, lalagyan ko po ng isa pang tasa ng tubig at baka matuyo eh. Hindi pa malambot yung ating gulay. Pagpasensyahan nyo na po ha. Gusto ko po may kulay-kulay ang aking gulay eh. Maglalagay po ako ng konting atsuwete. Kung ayaw nyo po eh, nasa sa inyo po yun. Para sa akin eh, magandang kumain ng medyo mapula-pula yung sabaw ng ating gulay. Takpan ulit. Paminsan-minsan eh, hahaluin nyo ha. Para hindi po manikit yung ating gulay dun sa ating kasirola. O siya. Sandaling-sandali pa. O, tignan natin. Yun. Alam nyo kung ano na naaamoy ko? Yung okra. Bago po natin patayin, maglagay po tayo ng dahon ng talbos ng kamote. Gintong-ginto ang talbos ng kamote din sa lugar ko. Kaya inuutik-utik ko. Nakita nyo, konti lang po itong isinama ko. Ganon din po ang malunggay. Medyo may kamahalan, kaya pag bumibili ko ng isang balot inuutik-utik ko. Katulad nito, konti lang po ang ilalagay natin at makikita nyo yung the rest ng malunggay sa ibang ulam, sa ibang pagkakataon. Hihinaan ko na po yung apoy ha, at malapit na natin itong patayin. Didiin ko lamang yung ating mga berde-berding dahon para po medyo malanta-lanta ng konti, pero hindi na kinakailangang malutot maganda kapag kahilaw-hilaw ng konti yung ating malunggay tsaka yung ating talbos. Pagkapatay nyo, lagyan na po natin ng prito. Isang malaking pritong tilapia ito. Tinanggal ko na po yung tinik para sa pagkain Isang subo na lamang, mainit na kanin, dalawang subo ng tinapa ng tilapia, di ayos. Sarap niyan. Sandali, maabutan po kayo ng karptitik nito ta mukhang takam na takam kayo dito sa niluto ko. Masustansya po yan. Kaibigan nyo po ba? At least nakaraos, di po ba? Pwede na yan. Bukas po, gagalingan natin yung mga simpleng-simpleng lalagyan ng sabaw tapos ang marikado kung ano-ano lamang na pinaghalo, boom, boom, boom. Tapos, pero masarap. Ayos, Oron Dilaro po.